Magandang gabi, Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, isa ang kumpirmadong patay habang apat naman ang nasugatan sa pagbagsak ng inilalagay na girder sa bahagi ng Skyway Extension Project sa Muntinlupa kaninang umaga. Nangako naman ang contractor ng Skyway, tutulungan ang mga biktima, si Earl Bringas sa detalye. Nawasak ang mga sasakyan na ito matapos na madaganan ang bumagsak na bahagi ng ginagawang Skyway Extension Project sa East Service Road, Barangay Kupang, Muntinlupa City kaninang umaga. Isa ang kumpirmadong patay habang apat naman ang nasugatan. Walang kamalay-malay ang mga motoristang nadamay sa insidente na babagsak pala sa kanila ang dambuhalang steel girder pagdaan sa lugar. Dahil dito, agad na nagdabas ng pahayag ang kontraktor maging ang konsesyon na nangangasiwa sa nasabing proyekto. Ayon sa kontraktor na EEI Corporation, nakikipag-ugnayan na sila sa mga pamilya ng nasugatan at nasa uwi sa insidente. Nangako din sila na magbibigay ng assistance sa mga ito. Sinabi pa ng kumpanya na hindi na nila papayagan na maulit pa ang insidente. Magsasagawa na sila ng pagre-review ng kanilang mga safety at operating protocols upang maging maayos ang pagtatayo nila ng infrastruktura na pakikinabangan ng publiko. Sa naging investigasyon, 8:50 ng umaga kanina nang tumumba ang crane na ginagamit para sa nasabing konstruksyon. Kaya dito na din tumumba ang steel girder at nadaganan na nga ang limang sasakyan kabilang ang isang taxi, van, AUV at dalawang motorsiklo na saktong dumaan sa lugar. Isinugot kagad sa ospital ang apat na sugatan sa nangyaring aksidente. Ayon sa concession ng nasabi proyekto na San Miguel Corporation, magsasagawa na din sila ng kanilang investigasyon kung bakit nangyari ang insidente. Nagpahayag din sila na susuportahan ang mga biktima at sasagutin ang tulong na kinakailangan ng mga ito. Sa gayon ay nagpapagaling na ngayon sa ospital ang apat na nasugatan sa insidente. Nagkaroon naman ang pagbigat ng trapiko sa lugar at inabot na ng gabi bago naalis ang bumagsak na infrastruktura sa lugar dahil kailangan na gamitan pa ito ng malalaking heavy equipment para maalis sa kalsada. Para sa Eagle News, Earl Bringas, we live in interesting times.